Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning po. Hallelujah. Sige, tayo po tayo. And welcome po sa ating church service. And sa mga nanonood ng online, welcome rin po. Maaari po bang batiin mo naman yung katabi mo? Sabi mo, nagagalak ako na makita ka ngayong araw. Pati yung mga nasa likod mo rin, batiin mo. Hallelujah. Praise the Lord. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon sa araw na ito. Diba? Ito ang araw na nilikha ng Panginoon. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Yung palakpak na nararapat para sa ating Diyos na tapat, na mabuti. Sige, hallelujah. Hallelujah. And today, church, I just want to encourage you na purihin natin ang Panginoon ng buong puso at kaluluwa natin. Diba? Sabi ng kanyang salita that you should love the Lord with all your heart, soul, mind, and strength. And I know we all came from all walks of life and maaring meron dito na nagsasaya, may mga nagluluksa. And I pray na hayaan mo lang na yung puso mo umawit sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti, sapagkat siya ay di nagbabago. And I believe never nagkulang ang Panginoon sa atin. Amen po ba? Amen. Hindi nagkulang ang Panginoon. The fact na nandito ka ngayon and the fact na nanonood ka online, hindi nagkulang ang Panginoon. Kaya today, let's worship the Lord. Let's give Him what is due to His holy name. Hallelujah. And Lord, we bless Your name, O God. Namin, pinagdaan namin, Panginoon, nararapat ka na aming papuri. Oh God, sing. Ever I will sing, only You will I adore. Glorify my Lord, only You will I serve. For the world will fade away. Song to You remains. Come on, church, we sing to the Lord. Ever I will sing. Come on, church. Only You will I adore.
glorify my Lord. Only you will last, sir, for this world will fade away. For the world will fade away. So we worship the Lord. Still my soul to you remains. Only you will I adore. Hallelujah! Come on, let's worship the Lord. Church, God, we rejoice in this presence. Lift my praise to you. Lift those hands up for the Lord. Lift my hands, God. I lift my worship to you. And I love you more than I can say, Lord. Oh, I love you more than I can say. I want church of God to sing. Ever I will sing, only you. Come on, sing for the Lord. Glorify my Lord. Only you will I serve. For the world will fade away. Still my song to you remains. Only you will I adore. Lift those hands up for the Lord. I lift my hands. I lift my worship to you. And I love you more than I can say. So Lord, we love you. Oh, I love you more than I can say. Ever I will sing, only you will I come. Let's glorify the Lord. Glorify. Lord, only you will I serve. For the world will fade away. Still my soul to you remains. So sing it out for the Lord. Ever I will sing, only you will I adore. Lord, glorify my Lord. For the Lord. Oh, I love you always. Ang nag-iisang Diyos. Oh, I love you always. Oh, I love you always. Now all the voices we sing. Oh, I love you. Serve the Lord always. Come and sing. Oh, I serve you always. Oh, I serve you always. Come and shout to the Lord. Ever I will sing. Sing. Only you will I adore. Yes, oh God. Glorify my Lord. Only you will I serve. Come on, make it louder for the Lord. For the world fade away. Let me sing it out. Still my soul to you remains. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify you, Lord. Glorify my Lord.
will pass away, but ang Panginoon ang mananatili nating sandigan. Thank you, Lord, and His word says that I will be their God and they will be my people. His word says that I will be their God and they will be my people. Tayo ang anak at ang hinirang ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Hallelujah. And today we continue to rejoice in His presence. Thank you, Lord. And today this we will be declaring that we are His children. We are His people. Hallelujah. Thank you, Lord. Come on, church. Rejoice in His presence. For the Lord. We are your people. Come on, church of God. We are the reason why you came. Amazing grace that saves, that lifted us from the miry clay. Come on, people of the Lord, we sing. We are your people. We are the reason why you came. Amazing grace that saves, that lifted us from the miry clay. Heaven is open, the clouds are watching over all the earth. It says you're always there. Never surrender your love that's so relentless. You never fail to give the love that set us free. We are sing, the people of the Lord. We are the light of the world. Soul that brings hope to all. We are the bearer of the word. The cherished love to all the nations. Spread His glory on the people of the Lord. Among all those who have been redeemed by the Lord, lift those hands up. Lord, thank you, Jesus. Your people, I in church, come and sing. We are the reason why you came. Amazing grace that saves, that lifted us from the miry clay. We are your people. We are the reason. We are the reason why you came. Amazing grace that saves, that lifted us from the miry clay. Heaven is open, the clouds are watching over all the earth. It says you're always there. Never surrender your love, it's so relentless. You never fail to give your love, it sets us free. We are the people of the Lord. We are the light of the world. Soul that brings hope to all. We are the bearer of the word. We cherish that to all the nations. Spread His glory, all the people of the Lord. Hallelujah! Can I see those hands who have been redeemed and saved by the Lord and nakaranas ng pagmamahal niya? I'm living higher for the Lord. And today, itong deklarasyon natin, ang pabor at ang mukha ng Panginoon is shining upon us. We sing, We are God's people. Come on, claim it. We have God's favor. Yes, Lord, let faith arise in this place. We are God's people. We have God's favor. We are God's people. We are victorious. We are victorious. We are God's people. And we are
to walk, we are the bearer of the word. Share his love to all the nations, spread his glory. All the come on, share it, jumping to sing. We are the people of the Lord. We are the light of the world and the soul that brings hope to all. We are the bearer of the word. Share his love to all the nations. Spread his glory. All the people of the Lord. Come on, God's people. Never stop singing. All the people of the Lord. All the people of the Lord. All the people of the Lord. Spread his glory. All the people of the Lord. Come on, thank the Lord. Jesus. Ah. For the Lord. Everybody shout, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come on, make a shout of gratefulness. To our King and to our Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kulang ang salitang pasasalamat para sa Panginoon that He gave us His one and only begotten Son, and from there, continually tayong sinasamahan ng Panginoon. And His word says, offer praise to the Lord who is able to keep you from failing and make you pure and joyful in His glorious presence. Ang Panginoon lang ang may kakayanan. Gawin ito. And now, we give Him all the glory, all the honor sa Panginoon. All dominion is Him. And ang response natin ngayon, Lord, ito ang aming puso. Binigay na lahat ng Panginoon sa atin. And when we follow Him, there is no darkness, for He is the light. And we find fulfillment and joy in following the Lord, sapagkat Siya ang kayamanan natin na walang kapantay. Siya lang, mawawala ang lahat, pero ang Panginoon ng ating yaman. Kaya church today, let's worship the Lord. Let's give Him the best we could give Him, for He deserves it all. For all eternity.
to the cross, I'll follow.
church. So follow you, Lord. Sing, we'll follow you, Lord. We follow you, Lord. He's speaking to your heart today. Surrender. Sing a new song from your heart of surrender to the Lord. The glory, you deserve the glory. Sing and worship, Lord. You are worthy of it all. Oh Lord, you are worthy of it all. Everything, Lord, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Stop kidding. You are worthy of it all. King Jesus, you are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. Deserve the glory, God. You are worthy of it all. Bless our church, Lord. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. The glory, Jesus, you are worthy of it all. Jesus, you are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. No other name, Lord, but it serves it all. You are worthy of it all. Come on, church, give it all to the Lord. Jesus, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. I want to pour out your praises to the Lord. Bless His holy name from your heart, from your soul. Bless Him. Shout hallelujah. Shout thank you, Jesus, our King. Hallelujah to the name of all names. Hallelujah to our God be of ever holy, ever holy. Worthy be thou exalted, O Lord. Sing hallelujah. Sing praise the Lord. Hallelujah to the name of all names. Hallelujah to our God be all praise.
to our God be your praise. Ever holy, ever holy, worthy be thou exalted. Oh, let's come to church, exalt the name of the Lord. Panginoon, and this is the confidence that we stand on. And Lord, kaya habang buhay, O God, as long as we have breath in our lungs, we will shout, holy, holy are you, Lord Almighty, who was and who is to come. And He is our hope, and that hope is Jesus Christ. Maraming salamat, Panginoon. O God, we glorify you. We magnify your beautiful name that is above every name, O God. And Lord, to you are all things, Panginoon. You deserve the glory from your people, O God. And all the people of God shout, amen and amen. Hallelujah. We may all be seated.
From the top. Game. Ayan, good morning, church! Ayan, at sa mga nakikinig online, magandang umaga din po sa inyong lahat. My name is Brother Val Flores from the Outreach Department. And gusto ko pong ipaalam sa inyo na sa darating na pong Biyernes, ang training po ng Outreach 101. Sabihin nga po natin, Outreach Training 101. Ayan, ito po ay gaganapin sa ikapito hanggang ikasyam ng gabi. At napakaganda po ng training na ito na kung saan may enhance po natin yung ating skill sa pag-abot or pag-reach out ng ating mga mahal sa buhay, mga kapitbahay natin, yung ating po mga klase, kaopisina. Ayan po. So marami po tayong matututunan sa ating pong training na ino-offer ng ating church, like initiate and how to identify the prospect souls to win for the Lord. And gusto po ba natin yon? Ayan. So, aside from that, we can know how to handle our Bible studies and also our small group. Ito pong training na ito po ay free. At sabi nga, ay may unlimited copy and print manuals. So, doon po sa mga hindi pa po nagpapalista, ongoing pa po, nandyan po yung ating mga answers sa labas, and they are more than willing to help you. So, God bless po. Thank you so much po. Praise the Lord. Good morning po muli sa bawat isa. Welcome po sa ating first worship service sa linggong ito. At nais po nating i-welcome yung mga first timers. Kung mayroon po tayo, ngayon lang sila nakadalo sa ganitong klase ng gawain. Or probably you've been to other fellowship worship house at first time niyo po dito sa ating lugar. Pwede po bang makita ang kamay ng first time po natin? First. Yan. So second, third na po tayo, fourth, and yung iba regular na po. So welcome everyone. Tayo po ay naghahanda nga ng ating pong evangelism endeavors, sapagkat yun naman po ang madiin na inulit-ulit ng ating Panginoon na tayo ay humayo, tayo ay mag-evangelize, that we have to go out, we have to reach out for souls. Ayan, so yun po yung pinakatema at yun po yung pinakadiin ng ating Panginoon. Kaya nga yun din ang tawag doon ay the Great Commission. In fact, the Great Commission is all about making disciples. And in doing so, tayo po ay nakakagawa po ng tinatawag nating winning souls for the Lord Jesus Christ. So kaya po sa ating pong gagawin na ito na training, yun nga po 7 po ng gabi, ayan. At sabi po ni Brother Val, libre na daw po yung materials. Mukhang sasagutin niya yung materials. Anyway, nais lamang po namin makasama po kayo bilang Church of God Imus. Amen po ba yun? Sa ngayon po, ang sabi ay meron na daw pong 50 na nag-registered. And out of the 50, 48 ba ang workers? 42? Yeah. So, ibig sabihin, ang ating mga workers, halos, ay sila na po yung nakaregister. Ayan. Pero po, yung members, looks like, dalawa lang po ang nakaregister pa. Tama ba? So, of course, we are really encouraging all of us. Nawa po ang mensahe natin sa umagang ito ay lalo pang magdala sa atin ng burden and conviction to be involved in winning souls for the Lord Jesus Christ. Amen. Ligtas po ba tayo? Ayan. Ano po, lagi kong sinasabi, sapagkat doon ako na born again, yung tanong na kapag namatay ka ba mamaya, alam mo kung saan ka pupunta? Ayan. Alam mo na ba? At kapag naman ikaw yung nabubuhay pa, alam mo naman ba kung anong dapat mong ginagawa bilang anak ng Diyos? Amen. So ngayon po ay atin pong pag-uusapan ang tungkol po sa atin pong mensahe
about I hear you. Yeah, nadinig kita. Okay. So, sabi po sa Exodus chapter 3 verse 1 to 10. One day Moses was tending flock of his father-in-law Jethro, the priest of Midian, and he led the flock far into the wilderness and came to Sinai, the mountain of God. There the angel of the Lord appeared to him in a blazing fire from the middle of a bush. Moses stared in amazement. Though the bush was engulfed in flames, it didn't burn up, and it was really amazing. Tayo po muna'y manalangin, Panginoon, samahan niyo po kami. Kasihan mo kami ng banal mong espiritu. Mailagay po sa puso namin ang inilagay mo sa puso po ni Moses. At kami din po ay makatupad at makatugon sa isang madamdaming panawagan mo para po sa kaligtasan ng maraming kaluluwa. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, tignan muna natin tong verse na ito, no? Isang araw, sabi nga dito, as he was doing his work, and probably sa atin po, may mga work din po tayo. Amen? And as he is doing his work, napapalayo yung kanyang pag-aalaga ng mga alaga niyang hayop. Yan, napalayo, napapunta na sa wilderness. And probably it is like a divine making or sabihin nating plan for Moses na mapalayo, ano po. And sometimes as we do our work, ano po, as we attend to our business, ano po, yung ating pong mga pangangailangan sa buhay na ito para tayo naman ay may kitain, mayroon po tayong salapi o pera, na tayo po may pambayad sa ating mga obligasyon, mapag-aral ang ating mga anak. And probably as we pursue that kind of work or earning a living, minsan napapalayo na tayo, no? Napapalayo na tayo kung saan-saan na tayo napupunta. Ayan. And si Moses is just like having that kind of situation, pero hindi niya alam, yung palang paglayo-layo niya na yun, paglapit-lapit pala yun, ano? Papunta saan? Sa mountain of God, Sinai. Kilala natin ang Sinai. Diyan po nagpakita ang Panginoon. And then in verse 2, there the angel of the Lord, ayan, ano? Ito pong angel of the Lord ay talagang siya po ang mensahero ng ating Panginoon. Nangungusap siya in behalf of our God at tayo po ay, marahil I don't know with you kung nakakita na po kayo ng anghel. Ayan. Minsan pagka nagsabi ang isang patotoo, nakakita ko ng anghel, ang laki ng pakpak, sabing ganun. So ako naman, inahanap ko sa Bible, Lord, saan po ba yung may anghel na may pakpak dito? But anyway, kasi nga, yun po yung isang symbolism ng, you know, parang isang angelic being. But anyway, nag-appear po, pero ang appearance niya po is sabi dito, in a blazing fire. Ayan. From the middle of a bush. Yung pong isang puno na mga panahon na yun ay, hindi ko alam kung ano exactly ang itsura. Pero umaapoy po ito. At ito pong si Moses, habang siya po ay napapalayo na sa pagpapastol ng kanyang mga alagang hayop, he suddenly ended up in that kind of place and he was so attracted. Ano ba yung pambihirang apoy na ito? Umaapoy yung bush pero hindi nasusunog. Ganun po. Hindi siya nauubos. Pero yun nga, sabi dito, it was actually in that middle of that bush is the angel of the Lord. And na-amaze po talaga itong si Moses. At kung susundan po natin siya sa next verse po. And sabi nga po ni Moses, wow, this is really amazing. Na-amaze na po ba kayo sa something in your life? Na-amaze ba kayo o na-amaze kayo at nakita ninyo yung babaeng magiging asawa nyo, ito na. O na-amaze ka sa isang lalaki na ito na ang magiging asawa ko. O na-amaze ka sa laki ng sweldo o sa ganda ng opportunity. O na-amaze ka sa isang beautiful scenario. Pero dito po, na-amaze po si Moses sapagkat this is really, you know, supernatural, ano? Grabe talaga ito, pambihira. Anong klaseng apoy ito? Anong klaseng puno ito? Kaya sabi niya, I must go and see it. Kaya lang, yung pala, sabi ko nga sa inyo, bagamat lumalayo na siya from, you know, the usual place of pastolan, sabi nga, ng work niya, actually, hindi pala ganoon. Parang nagkakaroon pala ng diversion ang Panginoon sa kanya.
to be led to that place na makita niya yung umaapoy na puno at ma-attract siya dito. And exactly that's what happened. And probably to us, there are some things in this life na lumalayo ka pero actually lumalapit ka na pala sa isang supernatural na inihanda ng Panginoon sa iyo to encounter God. And dito nga, nung sabi rito, nakita ng Lord si Moses. Amen. Nakakita pala si Lord? Amen. Siyempre, amen. Nakikita ka niya kahit saan ka naroon, nakikita ka ng Panginoon. And as he took a closer look, tinawag na siya from the middle of the bush. If you will go back to verse 2 kanina, the angel of the Lord is in the middle of the bush. Ano po? Then suddenly, dito po, sa pagtawag na ito, suddenly, ang sabi rito, God called him. So it is the image of God, the angel representing God, as if God is the one is speaking. Pero yun nga po, para wag na lang tayo maguluhan, ang sabi rito, God called him from the midst of the bush. Sabi, Moses. Moses. Wow. Ano kaya yun? Ano? Baka ang tinatawag ay Rolly. Ayan si Rolly. Rolly. Ayan. Napalayo ka na, Rolly. Ayan, ano? So medyo may pagtawag. Ano? Suddenly may pagtawag. And then, sabi naman ni Moses agad, kasi na-recognize siya agad, pambira si Lord na to. No? And you know, in our journey in this life, as you go like further away, but actually you are going nearer to the one who is leading you and guiding you to himself. And alam niya si Lord ito. Kaya anong sagot niya agad? I am here, sabi niya. I am here. Here I am, sabi ni Moses. Here I am. Narito po ako. And nawa po pagka ang Panginoon ay tumawag na po sa atin, ano po, sa lugar wherein God has led you to be in that certain place, eh definitely may bulong eh, no? May panawagan ng Diyos sa iyo. Eh, yun pala ang pwede mo namang gawin ay sumagot ka lang. Kasi ang Diyos natin ay buhay. Amen? Hindi ho siya patay, nakapako sa krus, na ilibing at hindi na bumangon na mag-uli. Buhay na buhay po ang ating Diyos. Amen? Kaya inaalaala natin ang buhay na Diyos, hindi ang patay na Diyos. So minsan, nire-review lang lahat ng mga senaryo na naganap ng mga tinatawag natin Semana Santa. Pero wag naman sana na parang ang trato mo sa Diyos ay talagang patay nga. Ano po? Kundi yung kahulugan ng kamatayan ni Kristo, na dahil sa kamatayan na yon, naligtas tayo, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, napatawad tayo sa ating mga kasalanan. Nawa, yun ang mamalagi sa ating pong pagkaunawa sa every time, lalo na sa highlights po ng pag-aalaala sa through the Holy Week or Semana Santa. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, huwag ka masyadong lumapit. Ano? Sabi sa next verse. Ayan, next verse na pala yun. Do not come any closer. Baka malusaw ka. You know, sometimes when we come so close to the Lord, baka ma-out of this world ka na, hindi ka na maintindihan ng kapatid mo kay Kristo. Ano ba yung pinagsasabi mo? Nakakatakot ka naman. Ayaw na kitang makasama sa ministry. Iba na yung pinagsasabi mo. Minsan yung ganon. So, sumobrang lapit. Kaya sabi lo, hanggang dyan ka lang. Take off your sandals, for you are standing on holy ground. Sabi niya, nagpakilala ng Panginoon, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. When Moses heard this, he covered his face because he was afraid to look at God. So medyo dito po ay talagang dumating na ang pagkatakot sa kanyang puso. Eto na talaga ang Diyos nakikipag-usap sa akin, banal ang lugar na ito. And sabi ng Panginoon sa kanya, then the Lord told him, I have certainly seen the oppression of my people in Egypt. Nakita ko. Kung paano niyang nakita si Moses, lumalapit siya doon sa burning bush na kung saan it was set up by the Lord himself para makuha niya yung attention ni Moses, na para bang after many 40 years in the wilderness, parang nalimutan na niya na may mission siya. And sometimes it happens to our lives, na born again ka, 20 years ka nang born again, nalimutan mo na bakit ka ba naligtas. Amen. 10 years ka nang born again, nalimutan mo na bakit pa ako naligtas. So kung ano na ang pinagagawa natin, nag-i-enjoy na tayo until one day, habang lumalayo ka, pinapalapit ka na pala ng Panginoon sa isang lugar wherein God can speak to your heart. At ito po nangyari kay Moses. And then, sabi ng Panginoon, the Lord told Moses,
I have certainly seen the oppression of my people in Egypt. I have heard their cries of distress because of their harsh slave drivers. Yes, I am aware of this, of their suffering. So probably in the parallel, kasi po, ito yung mga prophetic na mga pangyayari na nangyari po sa buhay ng Israel at nangyari po sa Egypt, na kung saan ang Egypt ay nagre-representa ng kamunduhan. Ano po, we're living in this world, and in this world, meron po tinatawag na slave drivers, at alam po natin kung sino po yan. Yan po ay walang iba kundi ang demonyo. Amen. Na talagang pahihirapan ka dito, i-distress ka, hindi lang stress, distress na po ito, sapagkat sobrang hirap na ang dinadanas ng buhay ng mga anak ng Diyos. And God is saying, I am aware of their suffering. So ito po yung isang napakagandang katotohanan sa mensaheng ito, sa verse na ito, na tumutukoy din po ito sa atin while living in this world, ano po, that God knows the enemy is trying to make this life so difficult for us to live, sabi nga. No? Pinapahirapan po tayo. Pero alam pala ng Diyos yun. So whatever it is that you're going through right now, whatever kind of suffering, sinasabi lang ng Panginoon sa iyo, alam ko ang nangyayari sa iyo. Ayan. Okay? And then, next verse, sabi dito, so, dahil doon, I have come down to rescue them from the power of the Egyptians and lead them out of Egypt into their fertile and spacious land. It is a land flowing with milk and honey, the land where the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, Jebusites now live. Pambihira. Pastor, wala namang kabuluhan yata sa akin yung mga pangalan na yan eh, di ba? No? Parang, pero kung titignan natin mabuti, may reason bakit nakipagkita ang Diyos, nakipag-usap ang Diyos kay Moses. Kasi sabi niya, nakita ko, nadinig ko, at aware ako sa pagdurusa ng mga Israelita. So kung ating titignan sa ating panahon ang pangyayaring ito, tayo po ay mga anak ng Diyos at marami sa atin nagtatanong, nagko-complain, Lord, bakit po nangyayari sa akin ito? Bakit naman ako pinagkamalas-malas, pambihira? Lahat na nang inaplayan kong trabaho, bakit hindi ako matanggap-tanggap? Ano po? Bakit ba hindi gumagaling-galing itong sakit na ito? Bakit ba lagi na lang akong napapahamak? Bakit ba lagi na lang akong nababaon sa utang? Pambihira, ano? So sobrang pahirap, sobrang suffering, at sabi niya, i-rescue kita. Ayan. Hindi lang kabataan ang i-rescue, kundi buong sangkatauhan ang i-rescue ng Panginoon. From that power of the Egyptians na nag-i-enslave po sa atin, itong mundong ito, sistema ng mundo na ito, na kung saan, aalisin kita dyan, ililipat kita sa isang matabang lupa, maluwag na lupain, na po, spacious, flowing with milk and honey. Ang problema kasi that time, wala pa sila doon, nandun pa lang sila sa oppressive, sa isang distressful, sa isang you know, being exploited and being harassed, you know, and being, sabihin natin, put into some kind of difficulties and hardship in this life by the slave drivers of the Egyptian or the enemy. At kung titingnan natin ng spiritual application, kasi po itong Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites, sila po yung mga paganong mga tao. Walang Diyos, wala rito sila ngayon. Ano po, hindi natin sila kasama. Yung may umatin po sa kanilang isa pa, pwede po niyang bilhin na yung buong building. Ano po? Amen. Yung sweldo niya, eh, malaki pa sa isang buwan na koleksyon ng charts na ito. Ano po? So, sila po yun. Mayayaman, mga mararangya, ano po, maunlad, eh, yung lupa nga nila, flowing with milk and honey. Ano po? Nandidinig niyo po ba ako? Nakikita niyo po ba yung mga nagtatayugan, mga nagtataasan ng mga buildings, malalaking mga eroplano, mga malalaking mga bahay, mga magagarang mga sasakyan. Nakikita niyo po ba lahat yun? Tapos titingin ka sa sarili mo,
you know, parang nangangarap ka. Ano po? Nangangarap ka na sana makabili man lang ako ng magandang bahay katulad niyan, di ba? Sana makasakay naman ako sa ganyang magandang kotse, ganun. So, sila po yun. Okay? Habang sila doon, panay pahirap, panay parusa, panay pagdurusa, anak po sila ng Diyos, ha? Ito namang mga hindi sumasamba sa Diyos, sinasamba nga, Diyos-Diyosan eh. No? Nag-aalay pa nga sila ng mga tao, no, ng bata, para sa kanilang Diyos-Diyosan, ano? So can you just imagine the kind of life? They don't go to Bible study, they don't go to C2S, they don't go to worship God, they don't go to a place like this. You know, they don't love the Lord, pero religyoso naman. Nakakita na kayo nun, no? Religyoso, pero magnanakaw yan. Parang ganun. Kasi nga, may kwento nga doon. Kaya daw po kayang magnakaw ng paulit-ulit kasi every Sunday, nagbabawas ng kasalanan. Patawad po. Bawasan naman po ninyo. Kaya paglabas niya, maluwag na uli ang dibdib, pwede na uling magnakaw. Parang ganun. No po. At, pero ang isang born again, kapag ka naligtas siya, napatawad siya, binabago siya ng Panginoon. Amen. Kaya nung pagsisisi niya na yon, hindi na siya magnanakaw uli, magbabago na at pagpapalain na siya ng ating Panginoon. Amen. Ayan. So, yung pala yun, ano? Sila pala yun. At if you would just look around, they're still here. Because you can, you know, it's very glaring. Nakikita mo yung malaking diferensya. Ayan. So kaya, sabi niya rito, sa next verse, look, the cry of the people of Israel has reached me. I have seen how harshly the Egyptians abused them. Now go, for I am sending you to Pharaoh, and you must lead my people Israel out of Egypt. Ooh. So talagang, ewan ko sa inyo, no? Sino ba rito yung wala nang ginawa kundi mapaiyak na lang? Mapaiyak, wala man lang ako masakyan. May pamasahe nga ako, hirap naman akong sumakay. Parang gano'n, ano? May pagkain nga, hindi ko naman mabili yung pagkain na kailangan kong bilhin, mga gano'n. May ospital nga, hindi ko naman madala sa ospital, wala akong pambayad sa ospital. So, naghihikbi na lang, umiiyak na lang. Sige, hayaan mo na lang, baka gumaling. You know, may gano'n, di ba? Baka gumaling, no? Huwag ka nang uminom ng gamot, huwag na tayo magpa-doktor, baka naman gumaling. You know, may mga gano'n eh, di ba? Pero pag dumudugo na, malala na, saka isusugod. So, lalong napamahal, di ba? Kasi wala nang remedyo, hirap na ang remedyo, mas mahal na ang doktor, mas mahal na ang treatment, mas mahal na ang gamot. Eh kasi nga po, dun nga po sila nalalagay sa ganung situation. And God said, natinig ko, nakarating na sa akin yung iyak mo. Hello? Umiiyak ka ba sa Panginoon? O okay ka lang naman? Okay lang ako, Lord. Don't worry about me. I can manage, you know. Kaya kong i-handle ito. You know? Eh, mag-ingat ka kasi hindi mo kayang i-handle ang buhay nang wala ang Panginoon. Amen? May hangganan ang lahat ng lakas at karunungan ng tao. So kaya, hindi ko alam kung anong iniiyak natin. But definitely, umiiyak ka. At pag may mga nangyaring hindi maganda, umiiyak ka. At kapag may mga bagay kang alam mong kailangan mo pero hindi mo makamit, umiiyak ka. Amen po ba yon? Eh, minsan yung tao, dahil walang relasyon sa Diyos, kung saan-saan na lang umiiyak. Kaya napapahamak lalo, nabibiktima pa, ano po, ng mga taong nananamantala ng kahinaan. Sige, benta mo na lang sa akin yung lupa mo. Ayan. Yung halaga ng lupa mo, 1,000,000. Sige, 100 na lang. Ito na, 100. Oh. Kuli mo na. Nananamantala. Nagihirap na nga yung tao, pinagsamantalahan pa. Eh, kita ng Diyos yun. Ang sabi rito, nakikita ko, I have seen how harshly these people, this Egyptian, abused them. Sobra na, hindi na makatwiran, hindi na makataong pagtatrato. Paano nangyari ito na ang bansa natin ang yaman-yaman, pero ang daming kawawa, ano po? So kasi nga po, dahil nga yung sistema ng Egypto, narito po. Ano po? Yung mga Hivites, Perizzites, ano po? Nariyan po sila. At ang sabi ng Diyos, irereskyu kita, aalisin kita dito sa Egypt, ililipat kita doon sa lugar ng mga Perizzites, yung mga Hivites, Canaanites, at ma-enjoy mo yung lupa
yung blessing na talagang hinanda ko para sa inyo, hindi para sa kanila. Naniniwala ba kayo doon? May inihanda ang Diyos sa iyong blessing. Nakatingin ka doon sa blessing na dapat sa iyo, kaya lang hindi mo naiintindihan. Tinanggap mo ng ganito lang kami, kawawa lang kami, mahina lang kami, mahirap lang kami, magtitiis na lang ako. Parang, sige, alipinin niyo pa ako, parang gano'n, di ba? So, pero yung iba, nakakahalata na, teka muna, bakit ako mananatiling magpapaalipin? Magtatayo ko ng sarili kong negosyo, magtatayo ko ng sarili kong pagkakakitaan, and as we can see this kind of spirit, nagpo-prosper naman sila. Pero dito, kitang-kita natin na ang sabi rito, na dinig ng Diyos, nakarating na sa Diyos yung iyak. Kaya kung inaakala mong hindi ka nadidinig ng Diyos, kapatid, nadidinig ka. Minsan ang pag-iyak sa puso lang, ano po? Kasi baka madinig ng anak mo, maiyak din. Ano po? Minsan yung iyak natin ay sa tahimik lang na lugar, pero nadidinig pala ng Diyos yung iyak na yan. Kaya huwag kang mag-aalala. Sabi nga rito, ngayon sabi niya kay Moses, go! Pinapadala kita doon sa pinuno na yon. Ayan. Upang pangunahan mo ang aking bayan papunta doon sa land flowing with milk and honey. Wow. Gusto niyo ba ng gano'n? Gusto niyo talaga? So nakita natin yung picture na kung saan ng Israel ay inaalipin ng Egypt, no po. And ito po nga yung picture ng daigdig na inaalipin ng kasalanan. Ayan. Na kung saan ang kadiliman ang siyang naghahari-harian sa mundo na ito at ang kasalanan ang kanyang kapangyarihan na tayo pong lahat ay walang relasyon sa Diyos, hindi natin pinapanampalatayaan ang Diyos, hindi natin kilala ang Diyos. So, naghahari-harian siya at yung kasalanan na yan, matagal ng problema, yan problema pa rin ngayon. Tama po ba? Pero kung yun po ay matagal ng problema at problema pa rin ngayon, kapatid, si Jesus Christ ay matagal na rin tagapagligtas, matagal na rin tumutulong at nag-deliver at nagbibigay ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Siya pa rin po ang sagot sa lahat ng kasalanan. Amen. Sige, pwede naman yung palakpakan ng ating Panginoon. So, makikita natin sa mga verses na ito that God hears your cry, ayan, na kung saan I believe sa mundo natin, marami po talaga ang hindi maintindihan ang ibig sabihin ng siya ay Kristiyano. Sabi nila, pag naging Kristiyano, magaan na ang lahat, blessed na ako. Di ba? Noong araw may awit tayo na, ano yun, Tagalog, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Amen! Di ba? Masayang tunay. Naalala niyo ba yun? Naku, yung mga kabataan, medyo iba na yung awit nila. Pero, yun po yung mga awit na simple lang nung araw. Tuwan-tuwa na kahit walang pagkain, masayang tunay. Walang pamasahe, masayang tunay. Ito na yung maniningil ng upa, masayang tunay pa rin. So, it's like, you know, a confession of faith. Ayan. Kaya pinagpala naman ngang mabuti yung mga anak ng Diyos. So, dito makikita natin, na maraming talagang tao po ang naliligaw. Alam niyo po ba yun? Di nga nila alam kung ano sila, ano ba ang pagkatao ko, ano ba ang pagkakagawa ko. Yung iba nga, hindi nila alam kung babae sila o lalaki sila. Tama? Ikaw ba, alam mo ba kung ano ka? So, tingnan mo lang ang Bible, sapagkat ang sabi ng Bible, ginawa niya ang babae at lalaki. Ayan. So, minsan may mga pangyayaring abnormal. May mga findings na lalaki pero meron din siyang pangbabaing kasarian. May mga ganoon. Pero yung ikaw ay iisa lang naman ng kasarian pero nalilito ka pa rin, kailangan mo talagang manampalataya sa ating Panginoon na tumingin sa lumalang sa iyo sapagkat siya lamang ang makapagbibigay sa iyo ng matibay na katibayan na kung anong pagkakagawa ko sa iyo, ikaw yan. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano pa na may ibang espiritong dumapo sa iyo at yung espiritu na yon ay babae at ako'y naging lalaki pero babae, kaya ako'y babae. Po. Hindi po ganon ang espiritu ng Panginoon. Wala pong ganon. Ano po? Yun po'y panlilin lang ng kaaway. Ayan. So, kaya nga po, kahit na po gaano pa kalalim, gaano pa kadilim,
gaano pa kalupit at katindi ang iyong pinagdadaanan ngayon, nakikita ka ng Panginoon. Nakikita ka at nadidinig ka ng Panginoon. Amen? Kaya lang, may tanong po tayo. Tayo po kasi mga born again Christian na. Amen? Kadingina, we have this announcement. We wanted to, you know, be trained, to be equipped, to become, you know, winner of souls. Ayan. To reach out many who are lost. Many who do not know the Lord. Many who do not know the purpose. No po. Many who do not experience the love of God. So, nagkaroon tayo ng ganitong klaseng effort para matutunan natin how to do that, how to reach out, how to share the gospel, the love of God, the forgiveness of the Lord. So meron tayong itinalagang araw, apat na Friday po yan, starting this coming Friday na po. Bagamat medyo parang dalawang linggo pa lang ang announcement, nasa social media na, nasa text na po, and probably paglabas yung mamaya, nandyan po yung QR, gaganon nyo lang yung cellphone, makakapag-register ka na. Napaka-high-tech na ng panahon ngayon, ano po? Ayan. And kanina, sabi ni Brother Val, ang nag-enroll ay nasa 50 na. Yung 48 ay workers. Tama po? Ayan. So yung workers talagang parang nakakatuwa naman. Lagi silang nandyan. Amen? Ano po? Pero maganda po sana, out of the 316 or 20 people in the church, eh yung po 320 sana po ay makadalo po sila at makapag-register po sila. Amen po ba yun? At kung wala po kayong sasakyan pa uwi, sabihin nyo lang po sa amin, bahala po kami ni Brother Boy. Yan, ino-volunteer ko na si Brother Boy. Sabi ni Brother, pambida, si Pastor talaga. Kasi po, alam ko baka ang problema nyo pag uwi, kasi alas 9. Huwag po kayong mag-alala. Handa po kami magsakripisyo. Wala lang po ako sa Friday dahil sa 9 esiha ko, pero try ko makahabol dahil may mga inaasikaso po tayo doon. But anyway, yun nga po, kasi nga, ang tanong nga ngayon ay, nadidinig mo ba bilang ikaw ay manggagawa, bilang ikaw ay Kristiyano? Kanina, ang sabi natin si Lord, nadidinig sila. Eh ikaw, nadidinig mo ba sila? Hello? E tayo po'y komportable dito, aircon dito, nananalangin, umaawit, wow, sarap ng presence mo, Lord! Ligtas na ako, hindi na ako nag-aalala ng impyerno. Pero nadidinig mo ba sila? Nadidinig mo ba itong mga sigaw ng mga inaabuso ng drugs, ayan, inaalipin ng pagkamuhi, ng mga kalituhan, na nadidinig mo ba sila, yung mga iyak na ito, nakikita mo ba, nadidinig mo ba sila ng mga hindi mo namamalayan, nakangiti sa'yo, mamaya magpapakamatay na pala? May ganon? Suicidal na pala ang kanyang espiritu? Eh, walang kumakausap? No po? Kaya pala nandito, kasi baka may kumausap, pumasok siya rito, walang kumamay, walang pumansin, naupo siya ng mag-isa dyan, habang ang lahat nagtatawanan, nag-iisa siya dyan, walang kumakausap, paglabas niya, nagpabangga na lang siya dahil suicidal na pala. Nakita pero hindi pinansin, nadinig pero hindi pinakinggan. Yun po ang isang pangalawang, I hear you. Amen? Yun po yung twist natin doon. Nadinig ng Panginoon, pero ikaw ba bilang anak ng Panginoon na niligtas na binigyan ng buhay na walang hanggan, in-equip ka niya ng CLDP 1, 2, 3, ano po, at nagkaroon ka pa ng other trainings, pinagaling ka pa ng Panginoon, ngayon nga po nag-o-open early ang God ng equipping program, nauunawaan mo ba bakit may ganito? Amen? So, tayo mismo nagsasabi, Lord, nadidinig mo ba ako? Pero yung mga taong naliligaw ng landas, ganun din pala ang sigaw nila, Lord, nadidinig ba ako ng mga born again Christian? Nadidinig ba ako ng Church of God Imus? Eh, nakailang pasok na ako sa kanilang premise, parang wala namang kumakausap ni, nag-fill out pa ako ng form eh, nilagay ko pa yung FB ko doon eh, yung messenger ko doon, nilagay ko pa yung email ad ko, wala namang tumawag sa akin. Nadidinig mo ba ako, Panginoon? Parang ganun, di ba? So kaya nga, si Moses, maigitan natin, napansin niya yung the fire, yung burning bush. At nung pumunta po siya doon, nagkaroon siya ng tinatawag na tats. The fire,
kind of experience. And marahil, ito yung isa sa mga dahilan na suddenly naalala niya. Suddenly, nakita niya, hindi lang pala ako pastol ng mga tupa, baka, mga kambing. Hindi lang pala ako accountant. Hindi lang pala ako engineer. Hindi lang pala ako isang may negosyo na kumikita. Hindi lang pala ako nakalinya na ako'y pinagpala ng Diyos, na ako'y may income. Hindi lang pala ganun. After touching the fire, after having this kind of encounter, isang taong hindi na niya nadidinig, hindi niya na naaalala yung kanyang mga kababayan na nagdurusa sa ilalim ng makapangyarihang kasalanan, ay suddenly gumawa na ang Diyos ng paraan. Kaya nga sabi ng isang magiting na preacher, sabi niya, when you begin to ascend the mountain of God and you come into contact with the fire, there's something about the presence of God that causes your heart to burn for souls. Mayroong nangyayari kapag ikaw ay nasa presensya ng Panginoon. Amen. Kailan ka huling nagkaroon ng karanasang ikaw ay nasa presensya ng Panginoon? Ang isa palang malaking palatandaan na ikaw ay nakaranas ng presensya ng Panginoon ay umaapoy ka rin. Naghahanap ka ng kaluluwa, nadidinig mo na ang mga sigaw, ang mga iyak, nakikita mo na ang mga taong papuntang impyerno. Kapag naranasan mo pala ang presensya ng Panginoon. So kaya kung titignan natin ang sarili natin, wala tayong ginagawa, nandito lang tayo, umuupo lang, umaattend, nagtatrabaho, pero hindi tayo involved sa evangelism, hindi mo talaga tunay na naranasan ang presensya ng Panginoon. Sapagkat once na naranasan mong presensya ng Panginoon, definitely magkakaroon ka ng puso, burden, pangitain, at pandinig sa mga kaluluwang ito na nangangailangan. Amen. Kaya nga, anong nangyari po sa kanya is an encounter with God. At after na ma-encounter niya ng Panginoon, na-realize niya, hindi lang ako pastol. Hindi lang ako isang tagapag-alaga ng mga hayop. Hindi lang ako para may makain kami, para may mailagay ako sa lamesa na kami may pagsasaluhan. Hindi lang ako para may maipundar na kung saan yun naman ay mabuti ang Diyos, pinagpapala ka ng Panginoon. Kundi, yung encounter na ito, again, ito po ay gusto kong i-quote, sabi nga noon, an encounter with God will cause you to focus on souls just as Moses came into contact with His beautiful presence and he said, this is amazing. But it did more than amazing. It changed him. Pagka pala may mga baptism, pagka pala may mga feeling of the Holy Ghost, pagka pala may mga sinasabi nating revival, ang isa palang totoong nakaranas ng revival ay nagkakaroon na ngayon siya ng pandinig sa mga kaluluwa, nagkakaroon na pala siya ng mata sa mga kaluluwa, nagkakaroon na pala siya ng burden sa mga kaluluwa, at nagsisimula na siyang kumilos based on that conviction because of that encounter with God. Kaya, okay lang naman po tayo, sabi ko nga, okay lang tayong maging may trabaho, may negosyo, hindi ho masamang makapagpundar ng malalaking magaganda na mga ari-arian natin. Eh, pinagpala naman tayo talaga ng Panginoon. Ang sinasabi ko lang, eh baka naman wala na ang focus mo sa kaluluwa. Amen. Na kung saan yun ang tibok ng puso ng ating Panginoon na nais niya na bawat isa sa atin ay maging concern po tayo. Sapagkat ang pagbabagong ito ng puso ay pagbabago din po ng kinabukasan at ng tinatawag nating eternities. So kaya nga, marami tayong ginagawa. We are so busy with a lot of things. Amen. Pero sana naman ay huwag po tayong ma-distract. Amen. Busy na tayo sa maraming pag-organize, maraming paggamit ng mga technology, ang ganda ng technology, ang ganda ng presentation, ang ganda ng mga PowerPoints, ang ganda ng mga seminars, ang ganda ng mga ginagawa natin, pero hindi na pala tayo nag-evangelize, mga kapatid.
Enjoy na enjoy tayo sa kainan, enjoy na enjoy tayo sa fellowship, tawanan tayo, masaya tayo, uwi tayo, pero ang dami pa lang hindi pa naliligtas. Eh, padating na ang Panginoon. Kaya nga po, ang sabi sa Acts 1:8, may purpose po kaya tayo binigyan ng power ng Holy Spirit para na sa ganun, makapagpatotoo ka. Hello? Tayo po ba ay nakaranas na to be empowered and receive the power of the Holy Spirit? Sapagkat yun po ang dahilan para magamit ka, ma-empower ka. Sapagkat ang salitang witnesses, ito po ay martus. Ano po? Yung power ay dynamite. Ikaw ay bold. Ikaw ay sumasabog. Ikaw ay malakas. Hindi ka tahimik. Pinangaral mo ang mabuting balita, makapal ang mukha. Pero bago mo gawin, mag-pray ka naman. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Amen? Intercede mo. Kaya nga may pray care share, eh, di ba? Panalangin, ipadama ang iyong pag-care sa taong ito at ibahagi mo ang salita ng Diyos. So kaya nga, ang ibig lang palang sabihin nito, kaya tayo po in-empower ay para maibahagi natin ang salita ng Diyos to make the gospel go forward. Ayan. Amen. Which is already happening to some extent. Now, mayroon po tayong ilang clusters na nagsisimula na ng mga Bible studies. Salamat sa BGMP team. Amen. Salamat sa mga chaplains, barangay chaplains natin. Meron po tayong involvement sa mga kabataan, sa city. Meron po tayong mga, ngayon ay outreach po na nandyan po sa Lancaster, amen. Meron po tayong kasimbayanan sa mga police para sila i-Bible study. Meron po tayong involvement para po sa tinatawag nating chaplaincy na ang city mismo hall, city hall, ang mga empleyado dyan ay nakakapakinig po ng salita. So, nandito na po sa atin ang matinding opportunity, nagbukas na muli ang pintuan ng Panginoon. And I believe kasi nga po malapit na dumating ang Panginoon at siya na mismo ang nagbubukas ng pintuan para maibahagi natin ang kaligtasan. Amen. Nawa, hindi naman masayang lahat ng binigay ng Diyos sa ating opportunities. Amen. Nawa, hindi masayang na nakapagbukas tayo sa Lancaster. Nawa, hindi masayang na meron tayong gawain sa City Hall. Nawa, hindi masayang na may gawain tayo sa BGMP, sa Gawad Bahay Kalinga. Nawa, hindi masayang lahat ng mga taong na-reach out na natin, na nabuksan na natin ng mga gawain sa bawat cluster. Nawa, hindi maaksaya ang pagkakataon na ibinigay sa atin ng Panginoon sapagkat alam natin one day darating na rin po siya. Amen. Kaya nga sabi po rito sa Exodus chapter 3, "Look, the cry of the people of Israel has reached me and I have seen how harshly the Egyptian abused them. Now go, I am sending you." Hello? Nadinig niyo po ba? Nakakadinig na po ba? Naalala niyo na ba? Naalala ko, mga 1985. Nasa Saudi Arabia ako. Ganda ng company, the biggest, powerful, prestigious company na hindi alam ng mundo or dahil tinatago kasi siya po yung gumagawa ng mga jet fighters, F-15, F-20, F-24, or 22. Sila po yung mga kami po yung nasa base ng mga US Air Force and military. Sa amin po nanggagaling yung mga bomba para pasabugin si Libya, si Syria, and other parts of the world. It was a very good opportunity for a young man like me. That time I was only 23 years old.
Pero hindi ko po nakikita na yung mga taong pabunta pala sa impyerno. Nabingi na ako. Nabulag na. Okay lang naman maging ambisyoso ka, magkaroon ka ng mga pangarap. Kaya lang, ewan ko kakaiba si Lord. When I was going back to my accommodation, and suddenly a vision appeared, you know, just before my very eyes. Pinaalala niya. Sabi mo, maglilingkod ka sa akin. Anong ginagawa mo sa Saudi? Anong ginagawa mo dito? Then pinakita niya lahat ng scenario wherein God has spared my life. Kasi po, namatay na rin po ako dahil sa fraternity. Dami pong namamatay ngayon. Niligtas lang ako ng Diyos, kaya ako nabuhay. At doon po ako nangako, Lord, sa iyo na yung buhay ko. Gamitin mo na. Kesa na mamamatay ako ng walang katuturan. Pinaalala ng Diyos. Yung hinihinga mo, yung katawan na pinamumuhayan mo, nasa iyo pa rin kasi sabi mo, maglilingkod ka sa akin. May malaking offer pa naman ako doon sa British Air. Mas maganda ang magiging benefits. Magiging citizen na ako ng US. Pero I was so convicted. I went to my room. And I was so filled with the Holy Spirit. I just spoke in tongues for about 2 hours without stopping. Then after that, usap ko yung pastor ko doon. Sabi ko, pastor, uwi na akong Pilipinas. Muntik na siyang malaglag sa upuan kasi he knows the benefits that we're enjoying, the future that we can have, a great future ahead of us if we will stay. Sabi nga niya, nasisiraan ka naman ng bait. Hindi ko makapaniwala, pastor ko to ah. Bakit ganun ang sagot niya? So iniwan ko na po, sa madaling salita, nag-full time na po ako dito. Sinamahan naman ako ng asawa ko. Sinilang ang mga anak ko na sa buhay ng isang missionary. Alam niyo, pag na-encounter niyo ang Panginoon, mababago ka. Hello? At pag binago ka, you know, when He changes you, He does something in your heart that causes you to carry this passion, compassion and love for those who are lost. Pinakitaan ako ng Lord ng itim na ilog. Oh, papi ko, ano kaya yung ilog na yan? Langis. Kinlose up ng Panginoon yung ilog. Ulo pala ng tao, Pilipino. Itim ang buhok eh. Kapunta impyerno lahat yan. Pero si Kristo ang solusyon. Ano? Maglilingkod ka ba? Actually, ang exact word, magpapastor ka ba o hindi? Ano ang sagot ko? Hindi po. Takot magpastor. Pero siyempre, dahil sa sobrang bigat na nararamdaman ko, umuo sa Panginoon. Iniwan ko na lahat. Nandito pa rin ako after how many years. Umaasa na maipasa ang burden, maipasa ang mission, maipasa ang passion sa mga kabataan natin. Amen. And kaya po,
nananawagan nga po tayo sa outreach. Ano po? Nawa, dumami pa yung magpa-enroll. Yun lang naman ang sakripisyo natin. 7 p.m. Kalimutan mo na muna si Korean telenovela mo. once a week lang naman. And you know what? Itong pag-encounter natin sa Panginoon, sabi nga, hindi lang naman sa bundok. Pwedeng ngayon. Pwedeng sa seminar. Sa CLDP. Pwedeng pag umatin ka sa Outreach 101, pwedeng matinig mo siya doon. Kasi nakikita ng Diyos ang puso mo, naghahanap ka, you wanted to obey, you are trying to obey, you're trying to follow Him. Pwedeng matinig natin ang Diyos, pwedeng magpahayag siya sa'yo, sa ating mga discipleship program, pwedeng hipuin niya ang puso mo doon at baguhin ka na niya forever. Gusto niyo po ba mabago ang puso? Kasi po, hindi naman po ako nagpresenta sa Lord. Lord, gusto kong mag full time, gusto kong maging missionary, gusto kong magpastor, hantara kong mamatay para sa'yo, wala pong ganun. Baligtad po lahat, Lord, ayoko po. Wag naman po, wag ako po, wag. Kaya lang, na-encounter ko ang presence ng God, hindi na po, nagbago na po ang lahat. Kung gusto mo magbago ang puso mo, kung gusto mong makaroon ka ng heart for the lost souls, burden for the lost, simple lang pala. Isuko mo lang ang buhay mo sa Kanya. Amen. At kung ito po yung nais mo din, na nawa, mangyari, na Lord, sige, ayoko kasi Lord talaga eh. Manhid na nga ako, Lord, na lang ako pakialam sa kapitbahay ko, wala akong pakialam dyan sa mga pulubi, wala akong pakialam dyan sa mga tao. Pero Lord, sige Lord, dahil ito ang pangitain, ito ang burning bush, nangungusap ka, nananawagan ka, God, hear the cry of these people. But the Lord wanted us to hear the cry of those lost souls crying to the Lord. At kung nais mo maranasan ito, pwede bang mahiling na tumayo kayo? Pinilit ng pastor eh. Sinabihan pa nga akong si Raulo eh. Huwag kang mag-alala, hindi kita sasabihan ng ganun. Pero, ganun pala pag na-experience mo ang presence ng God. Ganun pala. Tayo po muna ay umawit. Suko ang awit na ito sa ating Panginoon. At sa puso natin ang awit na ito, maranasan natin ang ating Diyos. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I surrender all.
surrender. I surrender humbly at His feet. I bow. Worldly pleasures all forsaken. Take me, Jesus. Take me. Pwede po natin itaas ang kamay natin sa Panginoon at hilingin natin, maranasan natin siya sa ating buhay sa oras na ito. Hayaan natin ang Diyos ang kumilos sa ating puso. All to Thee, my blessed Savior, I surrender. Come on, church, surrender your all sa Panginoon. Holy Spirit, move in our hearts today. I surrender. Move our hearts today. Napakarami pang kaluluwa hindi naliligtas. Napakarami pang kaluluwa hindi nakakatinig ng iyong salita. Pwede po ba, Banal na Espiritu, maranasan po namin ang iyong hipo sa aming mga puso upang kami makatalima, upang kami magkaroon ng burden, upang makatinig kami, upang makita namin ang mga kaluluwang ito na kailangan ng iyong pag-ibig at kaligtasan. Kapatid, kung sa heart, sa puso mo ngayon, there is something going on right now, kausapin mo lang ang Banal na Espiritu. Walang namimilit sa iyo. Kausapin mo lang siya sapagkat sa kanya lamang dapat manggaling ang burden. Hindi kita pipilitin, hindi kita itutulak. Hindi ko iyon magagawa na maranasan mo din ang naranasan ko. Pero ang Banal na Espiritu ay pwedeng kumilos sa iyong buhay ng isang malalim na pagkilos sa buhay mo. Kausapin mo ang Banal na Espiritu upang buksan niya ang iyong mga pandinig, upang buksan niya ang iyong mga mata, upang hipuin niya ang iyong puso. Ito'y kanyang pag-alabin upang kahit na wala anumang na tutulak sa iyo, out of that conviction that comes from the Holy Ghost, out of that burden that comes from the Holy Ghost, tatalima ka. Lalagay na ng Diyos sa puso mo ang kanyang puso at babaguhin ka niya. Babaguhin ka niya. Isang taong may puso na nakakatinig ng mga iyak, ng mga kaluluwang walang relasyon sa Diyos. Nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng kaligtasan, nangangailangan ng direksyon, ng kapatawaran. Bibigyan ka niya ng pangitain upang makita mo kailangan ng mga kaluluwang ito ang kaligtasan. Kaya naman, Panginoon, inihiling ko po sa iyo ngayon ang Church of God Imus. Maranasan po ito ng buong church. Hindi lamang po 50 ang magkaroon ng burning desire, ng burden to reach out many lost souls, O God. Kundi, Panginoon, yung 300 plus souls na yon, I pray, O God, that you will touch every heart, that you will put that burden, O God. I pray that they will seek also your presence and that they will experience you and the touch of fire, O God, that they will change their hearts to be able to hear the cry and see the needs of salvation. I now entrust to you your people, O God. I now entrust them to you.
Ito ang dahilan na tinawag mo kami. Ito ang dahilan na niligtas mo kami. Pero salamat because alam mo din na hindi kami tatalima on our own. That's why, Lord, we are so grateful and we are so recognizing you, Holy Spirit. Ikaw na ang pinadala to empower us. So empower your people now. Convict your people now. Touch the heart of your people now. And we may have the boldness and the desire, Lord, na i-avail namin ng mga training na ito. Makabahagi kami sa evangelism. Makabahagi kami sa reaching out of many souls. Makabahagi kami na tumugon sa mga iyak na ito. Makabahagi kami, Panginoon, upang aming katagpuin ang mga nakikita namin at maibahagi namin ang iyong pag-ibig, ang iyong kapatawaran, ang kaligtasan ng buhay na walang hanggan. At bago ka man kami umalis, narito po ang aming ika po nagagamitin sa amin pong pagpapalago ng iyong gawain para po yung lugar na ito ay manatili naming mapainam, mapalago, mapabuti pa ang mga lugar ng pagsasanay para ma-provide po mga pangailangan para po sa mga nais pang tumulong ay matulungan din po sila. Panginoon, at higit sa lahat sa mga anak mong magkakaloob, lalo mo pa silang pasasaganain, lalo mo pa silang, Panginoong, pauunlarin, O Diyos, sapagkat ang sabi mo nga, ito'y babalik ng siksikliglig na gumapaw. Kaya, Panginoon, hindi kami nakatingin sa at ang pag-asa ay nasa salapi, kundi sa iyo kami nakatingin, sa iyo kami umaasa, at sa iyo kami nanampalataya. You will be the one to provide everything that we needed, O God. Muli, maraming salamat. Salamat sa pribilehiyong ito. Salamat sa iyo na kami ay iyong mga anak. Salamat sa iyo, Banal na Espiritu, at ikaw magdadala sa amin sa mga araw na iyon ng pagsasanay hanggang makarating kami sa pagbabahagi ng iyong mga salita, ng iyong pag-ibig. And in all these things, O God, ikaw lamang ang maluwalhati, ikaw lamang ang maitaas, ikaw lamang ang makilala, Panginoon, ikaw lamang ang masamba at mapaglingkuran sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. And everybody say, amen and amen. God bless you all. God bless you all. Ignite service po on Wednesday. See you all po. And worship auditions po sa Saturday next week. See you all and God bless you.